Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Akin pong isi-share sa inyo no ang aming naging laro ni Super Grandmaster ni Hal Sarin. Ngayon superstar na ito mga kamatsyas, parang si ano ito, si Pragnananda no, isa sa mga malulupits na bata na player sa India. Ayan, nakalaro ko siya noong 2018, November 12, leeches lang, leeches.org bullet. Tuwan-tuwa ako eh kasi pag nabibigla ako no. Uy, kalabang ko si Sarin. Nagugula sa akin si Mrs. ko eh. Hindi bullet ito, no? At titingnan na kagad natin. Na-excite kagad. Nag D4 dito si Nihal. Nag C5 ako. Yan po kasi ang favorite ko sa bullet eh. Yung nagsi C5 kagad para may kurot kagad, may pressure. Nag D5, nag G6, nag Knight C3, Bishop G7, nag E4, nag D6. Nag knight f3 at dito nag a6. So gusto ko kasi kung makaka b5, mainam sana para may pang-atake kagad sa queen side. Kaso malungkot, oh. Pinigilan kagad. So nagpatuloy ako sa development, knight f6, nag bishop e2, nag castle, nag castle. So ito yung tinatawag na grabe ang hirap pa. PTE pterodactyl. Ah, pterodactyl. Pterodactyl ba yan? Pterodactyl defense. Eastern Benoni. Di ba pangalan ng hayop yun? Nanip na pangalan ng depensa yan. So dito nag knight bd7, knight d2, knight e8. Ang idea ko mag knight c7 at dito nag a5. Ayan. So inunahan kagad para talagang totally hindi ako maka b5. Nag knight c7, nag knight c4, rook b8. Ang idea ko talaga kahit anong mangyari, dapat makakounter na sa queenside. At dito nag bishop e3. Yan ang novelty dito ni Nihal. Kasi dito, sa madalas sa pagkakataon, knight a4 ang ginagawa. Para talagang, kumbaga kung mag bb5, talagang may capture eh. May end passant capture, di pwede. May end passant capture. Diba? Kaya knight a4 ang ginagawa dyan. Pero dito nag bishop e3. So, tinuluyan ko pa rin. b5, yan talaga pinakapang counter niyan eh. Tanggap ko na ma-end passant, capture, and knight a5 siya para sundutin ang aking kahinaan sa c6 square. Nag bishop d7 ako, inabangan ko. Nag rook a2, ayun. Kasi, syempre, nakaka-pressure din yung diagonal bishop ko, kahit pa paano. Nag knight b5 ako. So, ang pag-asa ko dyan, kapag kumapture, capture, okay. Yung a6 weak pawn ko, mako-convert sa b5, maayos na kagad ang pawn structure ko. So dito, kinapture nga, knight takes b5, a takes b5, nag knight c6, pumasok. Double, hindi obligado kong capturein yan. Capture, capture, no? So time check, 50 seconds ako, 44 seconds siya. Lamang ako ng 6 seconds, malaking bagay sa bullet yan. Ang ginawa ko, nag queen c7, na-excite akong tagpasin kagad ang pawn sa c6. Yun nga lang, nakainan ako. Bishop takes b5. Longkotizer, malungkot kagad kasi nakapturan eh. So, ang tira lang daw dito, knight c4. Yan ang tira para may atake sa bishop, may atake sa pawn sa b2. At ang binigay na continuation, capture, capture. Magkakaroon ako ng atake sa b2. Queen d5 ang tinira dito sa analysis. And queen b6, magsi c3, rook fc8. Yan, huli yung pawn eh. Nag g3, capture, and queen take c4, queen b5. Capture, capture, at dito slightly better for black ang binigay na evaluation. Kasi may weak B2. So dito merong target naman ng puti sa E7 pero isang king F8 lang yan, madidepensahan yan. Okay, so balik tayo. Yun nga lang, ginawa ko queen C7, kakamadali dahil bullet nga, natagpasan ako ng pawn sa B5, nag rook A8. Ayan, baka mamaya naka-premove siya, tagpas ko ng libre yung tori niya. So capture, capture, nag B3, maingat, bullet na lang, ang ingat pa rin, no? Nag rook A5, ayan, tatagpasin ko, dinipensahan, ginawang nakasemento, no? Batong-bato. Nag rook A2, di ba? Yan ang sabi ng tinuro sa akin dati. Kontrolin mo, iho, ang second rank. Ayan, so, kinontrol ko, para, kasi ganun talaga, para malakas ang tore. At dito, nag F4, ayan. So, F4 ang idea, para mag F5, babasag sa kingside, mga ganon. And then, nag-knight C8 ako. Parang idea ko mag-knight A7. Eh, mapingas ko na yung pawn sa C6. Sagabal talaga sa loob yan. At dito, nag-E5. Ayan, para sa akin, good move yan, mga kamatsyas. Ang lakas kasi pag kinapture, may capture din naman sa pawn sa C5. So dito, nag-knight A7. Di ko na pinansin yan. Ang importante, mapabagsak ko talaga ang pawn sa C6. And dito, nag-queen D5. Ayaw talagang ibigay ni Sarin yung C6 pawn niya.
And nag-rook B2, nakakita ko ng potential attack sa B3. Nag-E takes D6, nag-E takes D6, and nag-rook D1. Pinilahan ang pawn ko sa D6. So, vital talaga yan. Dahil, pag kinapture yan, magkukwento-kwento kami, napaka-dangerous ng kanyang C-pass pawn. So, ang ginawa ko, nag-knight C8 ako para depensahan ang pawn sa D6. At dito, mga kamatsyas, napakabilis niyang ginawa eh. Parang ginawa niyang pase, nasulyapan niya kagad ang brilliant move. Pakigess niyo po, bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, meron ng ganito. Boom! Bishop takes C5. Yan ang malupites dyan, mga kamatsyas. Okay? So, dito, pag kinapture ko, may queen D8 check. Kaya obligado, hindi ko talaga makakapture yan. Nag-bishop F8 ako, dinoble ko ang depensa ko sa D6. And then, nag-bishop D4 siya. Inagaw niya ang strong diagonal. Nag-rook takes B3 na ako. Nag-bishop A1. Nako, salbahiski ang threat ng bishop A1 kasi uunahin niya ang ulo. Ayun, may threatening matchas. Inunahan ko kagad ang control sa D4 square. Nag-queen B6 check. Nag-king H1. And then, nag-queen F2. Alam niyo naman po sa bullet, mas masundot ang mga threat-threat. Makabulag ang dating ano, no? Baka maka-chamba-chamba ng mga hindi inaasahang winning moment. At dito, nag-C5 na nga, mga kamatsyas. Diyan ako napasigaw dito sa C5 na ito. Kasi pag C5 niya, yun eh, oh. May threat siya eh. May threat nga naman sa rook sa B3 eh. Kasi dito, kaya blunderacious yan. Ito lang daw kasi simpleng tira. Queen D4, pupwersahin akong matyasin and mapupwersa na akong capturein. Ay, lamang pa rin siya. Buhay pa rin yung C-pass pawn niya. Bishop pair pa siya. Wala na yan. End wines na talaga siya. Pero dito, nag-C5 mga kamatsyas. Napasigaw ako dito. Tandang-tanda ako si Mrs. Napasigaw din ng bakit? Napaganto ako dyan, oh. Wah! Wah! Napasigaw talaga ako mga kamatsyas. Grabe. Diin na diin yung sigaw ko dyan. Kinapture ko yung bishop. Tuwan-tuwa ako. Winning na ako! Sabi ko ka ako. Kaso nga lang, di tuloy-tuloy lang, di ba? Queen D3, nag-rook takes C5 ako, sayang-saya ko, yun nga lang, unti-unting nawawala ang saya ko. Napa-excite ako ng capture ng tore. Ito lang dapat ang capture kasi. Queen takes lang. Di ba? Tapos, pipitasin ko mamaya. Pero timing lang kasi may chance mag-queen D4, guguhit na naman ang panganib dyan eh. So, queen takes C5 lang ang tira. Timing lang na tagpasin ang pawn sa C6. Pero naparook takes C5 ako. Eh di lamang pa rin. Tingnan nyo evaluation bar, oh. Tayong tayo pa rin sa akin. So nag-queen takes F4, nag-bishop takes rook, D takes C5, nag-queen D8. Ayan, talagang lahat ng mga panggugulo, no? Nag-knight D6 ako. Napareak ako ng ganyan. Dapat kasi ang tira daw ay queen F5 lang. Simpleng depensahan lang and then push para makagulo yung C-pass pawn ko. Pero mangyari, ang ginawa ko, nag-knight D6. Nag-C7 at dito nag-queen G4 ako. Time check, 6 seconds na lang ako. 20 seconds na lang si... 20 seconds pa si Sarin. So, queen G4. Na-stop po na yung pag-promote. Meron pa akong sundot na ganon. Yun nga lang ang ginawa niya, nag-rook G1. Napabilis din, no? Na-capture niya lang ito, eh. Capture lang, wala na, tapos na laban. Grabe ang bullet talaga, no? Baliktaran, ups and down talaga ang evaluation. So, rook G1, dito lumamang ulit ako. Ang ginawa ko, nag-king G7, ayan, good move. So, hindi pa rin siya makapromote, kontrolado ko pa rin. May queen ako, may knight. Nag-H3, pinaalis niya ang queen ko. Nag-queen C8 ako, yun lang. So, sayang eh, ang tira lang ay queen E6 lang din ang tira. Para, halimbawa, kung mag-rook D1, bishop E7. Sakto pala yan, no? Halimbawa, pag kumapture dyan, kakapturein lang. And kapag nag-C8 queen, hindi pwedeng ipilit kasi may matcha sa ilalim pagka ganyan ang ginawa. The best. No? Sakto pala yun. No? Bishop E7 lang. Oh. Mangyayari yan. Tatakbo yan. Queen B8. Then saka ako babalik knight C8. So, wala. Hindi pa rin siya makababa dito kasi may mga ganun-ganun ako mamaya. Eh. May bishop D6 ako eh. Yun pala. Sayang. Sabagay. Bullet kasi, no? Sorry. Ang ginawa ko dito, bumalik ako. Nag-queen C8. Nag-rook F1. Nag-F5 ako. So, time check. 2 seconds na lang ako. 15 seconds pa siya. Dun sa crucial, bumili siya, mga kamatyas. Nag-rook E1. King F7. So, nag-king F7 ako. Sabi ko ka ako, walang ka-check-check. Malinis. Bantay sarado. Yun nga lang. From 13 seconds, naitira niya ito. Ayun, 1 second lang ang ginamit, mga kamatyas.
Ganun sila kabibilis, oh. 1 second lang ginamit. Pag Rock E8, iyakan time. Talo ka agad ang black, oh. So, ginawa ko, kinapture ko na lang and capture, flag down. Yari, mga kamatsasayang. So, grabe. Isang beses lang kami naglaro dito sa Leeches Bullet. And sa chess.com, medyo marami-rami yung bullet namin na laban doon. So, nakakatuwa kasi pag tumataas ang rating nyo sa Blitz o kaya Bullet, may posibilidad makalaro kayo ng mga Super GM. So, dapat lang mataas ang rating. Kasi pag mababa rating, din nyo sila mamimit. Kasi pinifilter nila yung pag-sick ng player, eh. Ang gusto nila mangyari, parang 100 lang ang bawas sa rating agwat sa kanila. Kung 2455, dapat ang pinaka-minimum na makakalaban nila ay 2455. May ganung setup sa ano, eh, sa DHS, eh, yung nafi-filter. Ako 200, eh, 200 minus 200 lang ang dapat na pinaka-minimum rating ng kalaban ko. Ginawa kong minus 200 kasi pag minus 100 minsan ang tagal bago mag-sick ng kalaban. Hinahanapan ka pa, eh, ni DHS, eh. Ayun. So nung time na 'yan, 2314 pa lang ang rating ko sa bullet and siya 2544. Pero ngayon, mga kamatsas, ang rating niya ngayon ay 30 na to, eh. 30. Ako 27, pambihira talaga. Ang lakas talaga ng mga yan, mga kamatsas. Hindi malaman, ang bibilis talaga nila, eh. So, katropa ni Praglananda yan, eh. Okay po, mga kamatsas, kapag may nakalaro tayo na medyo malupais-lupais, may laro ako kay, ano, kay Durar Bailey, yung panlaban ng Azerbaijan. Ayun, nakachamba ako noong nakaraan. Bullet din yon. Pero mas mainam, mas maganda dito kasi nihalsa rin ito, mas ano talaga ito, eh. Mas matindi itong batang ito, eh. Okay, maraming salamat po, mga kamatsas. Sana natuto kayo at naaliw ng kaunti. At sa susunod po, marami pa tayong videos to come. Kung kayo ay natuto, palike naman uli ng video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments, comment nyo na lang po sa section below. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.